May image ni Mother Mary, may image ng Muslim Sacred Heart, may image ng mga angels, may prayer ng Guardian Angel, may prayer ng Our Father. So may laban mo na Katoliko ang nakatira doon. At may laban mo Katoliko ang nakatira doon kapag may malaking crucifix sa kanilang tahanan. Amen. At yung krusipihon na yun, hindi lang basta crucifix, kundi ipinapabless natin yun. Yes. Pinapabasbasan natin yun. No? Kung kayo merong krusipihon sa bahay, pabasbasan po ninyo no? Bago nyo ilagay sa inyo pong altar. Kasi doon sa altar, ano katulad ng mga tao in the Old Testament, sila yung pupunta sa templo at sa loob ng templo may altar. Ano, doon sila dumudulog sa ating pong Panginoon. I remember, nung ako po ay bata pa, ano, talagang ang nanay ko, nagkaroon siya ng devotion kay Yahweh El Shaddai. And so, every 6 p.m., ano, merong prayer yan kasi sa, ano, sa DWXI, sa radyo, ano, yung Salmo 91. No? So, kapag mag-alas 6 na, iniipon na kami ng nanay ko, nagsisimula na siya mag-rosaryo, nagdadasal pa kami ng Salmo 91. No? So, dinadasal talaga namin lahat yun. Nung ako po'y bata pa, hindi ko maunawaan yung pananampalataya ngayon, ginagawa ng nanay ko. No? Sabi ko, pwede naman ako magdasal on my own. No? Pwede naman ako sarili ko magdasal pagkatapos ko maglaro, pagkatapos ko kumain bago matulog, magdadasal ako. Ano? So, hindi ko naunawaan nung una ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin sa loob ng tahanan. Sa loob ng pamilya. At doon kami, kapag nagdadasal kami, doon kami nakaharap sa altar. Nagsisindi yung nanay ko ng kandila, nakabukas yung Biblia doon, may image si Jesus Christ, may crucifix, at doon yung pangalan ni Yahweh El Shaddai. So, kapag tayo po'y nananalangin, katulad ng mga Hudyo noong unang panahon, tayo ay humaharap sa altar. Kaya nga po, kapag tayo po ay nasa loob ng simbahan, nagpe-pray tayo ng nakaluhod sa harap ng altar at hindi nakatalikod sa altar. Amen. Nakakasunod po tayo. So, why do we have sacred images? Bakit nga ba meron tayong mga sacred images na ganyan? Ayan, katulad yan, ano po, Our Lady of Fatima. Bakit nga ba tayo mayroong mga ganyan? And so, ayan, yung image ng angels. Ayan. So, according to the Catechism of the Catholic Church, ano po, Holy Images, paragraph 1159, the sacred image, the liturgical icon, sabing icon po, simbolo, ano, principally represents Christ. Ano po, principally represents Christ. Ano po, yung picture kanina nandito si Jesus, inirepresenta na ng ating Panginoong Jesus. It cannot represent the invisible and incomprehensible God. So, ibig sabihin, hindi ko pwede gumawa ng representation ng isang tao, ng isang bagay na hindi pa nakikita. Tama po ba? Tama po ba? Hindi ko pwede gumawa no, na itong imahe ng Diyos. No, kahit hindi pa nakikita, hindi po pwede. And so, but the incarnation of the Son of God has ushered in a new economy of images. Pero dahil bumaba nga ang Panginoong Jesus, siya yung image ng ating Panginoong Diyos. Siya ngayon yung ginagawa natin ng image ayon sa mga nakakita sa Kanya noong unang panahon. So, previously God, who has neither a body nor a face, absolutely could not be represented by an image, but now has made Himself visible. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ano, ginawa ng Panginoon na visible ang Diyos para sa mga tao in the flesh and has lived with men. So, I can make an image of what I have seen of God. So, according to Catechism of the Catholic Church, makakagawa ka ngayon ng imahe ng isang tao na nakita mo na. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. So mga kapatid, noong unang panahon, wala pang Facebook, wala pang video call. Kapag ka meron kang iniirog sa ibang bayan, sa ibang bansa, hindi mo ba ang uso ay penpal? Yes. Sulatan. Tama po ba? Yes. Sulatan. So magsusulatan kayo kapag ka nagkaroon kayo agreement na magkakaroon kayo ng sulatan na ganito. Ano po? And so habang sinusulat mo yung letter na yun para sa kanya, ang nasa isip mo yung kanyang itsura, yung kanyang mukha. Pero hindi ka makakagawa ng magandang letter para sa kanya kung hindi mo pa siya nakikita kahit kailanman. Tama po ba? Tama po ba? Amen. Kung hindi mo pa siya nakikita kahit kailanman. And so, and contemplate on the glory of the Lord, His face unveiled. Ano po? And according to Catechism of the Catholic Church, paragraph 1192, then, so, sacred images in our churches and homes are intended to awaken. Pag sinabing awaken, gisingin. Harap ka sa katabi mo, sabi mo, gising. Gising. Yeah. And so, these are intended to awaken and nourish our faith in the mystery of Christ. So, ito po yung layunin. Para gisingin ang ating pananampalataya para inourish. Pag sinabing inourish, bigyan ng sustansya. Amen po. So, amen. Through the icon of Christ and His works of salvation, it is He whom we adore. Malinaw po. No, it is He whom we adore. Pag sinabi, it is He whom we adore,
siya yung sinasamba natin. Amen. Kasi magkaiba yung veneration sa adoration. Ang adoration, ito yung pinaka-highest form of worship na sa Diyos lamang inilalaan. Yung veneration sa mga banal, kasi paggalang yun. Malinaw po sa atin yan, ha? Malinaw po sa atin yan. Ayan. So, through the icon of Christ and His works of salvation, it is whom we adore. Through sacred images of the Holy Mother of God, of the angels and of the saints, we venerate the persons represented. So, hindi natin sinasamba yung mga pictures. Hindi natin sinasamba yung mga imahe. Hindi na natin sinasamba yung mga rebuto na yan. Ano po? So, kasi hindi naman din makakatubo niyan sa panalangin natin. But the one who is being represented by that picture, doon tayo tumatawag. Amen po ba? Amen. Sila po yung ginagalang natin. So, namamahal natin, minamahal natin ang ating Panginoon kasi nakikita natin siya in physical body sa pamamagitan ng mga images. Nagkakaroon tayo ng mas intimate relationship sa Kanya. And so, sacred images are there to represent them. Ano po? The holy ones, yung mga banal. And to remind us that there was once people who strive to live a holy life. Ayan. So, kung meron kayong nakikitang mga larawan ano po, ng mga santo, ng mga banal, katulad na lamang yan, sa St. Augustine's Church, no, kung titingin kayo sa taas, nandun yung imahe ni St. Augustine. Ano po? So, it reminds us na may isang tao na noon, napaka makasalanan. Pero dahil nakilala niya ang Diyos, tinanggap niya ang Diyos, sinikap niya na mabuhay, na kalugod-lugod sa Diyos, kaya ngayon, kinikilala siya ang banal. Ano po? Amen. Pwede natin gawing example para sa bawat isa sa atin. Amen. So, ang mga santo, mga kapatid, hindi tayo sa kanila nananalangin. Kasi sa Diyos na tayo nananalangin. But we are asking for their prayers. Kasi according to the teaching of the Catholic Church, ang mga taong banal na nasa langit, ipinapanalangin nila tayo. Amen, amen po? Ipinapanalangin nila tayo. Kung paano natin ipinapanalangin ang bawat isa, ganun din, mas powerful ang prayer nila. Bakit? Kasi mga banal sila. Amen. Amen po ba? Amen. Mas powerful ang prayer nila kasi mga banal sila. And even, mas powerful ang prayer ni Mother Mary. Amen. Bakit? Kasi siya ang ina ng Diyos. Amen po ba? Amen. Naalala ko kapag ako ay hihingin pabor sa aking kaibigan, dumadaan ako sa nanay na kaibigan ko. Bakit? Kasi hindi siya makatanggi sa nanay niya. Ano po, lalo't mahal na mahal niya yung kanyang nanay. Ganun din tayo bilang mga Kristiyano sa ating Inang Maria at sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo basta nananalangin sa ating Inang Maria, kundi humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Kaya nga sinasabi natin, Mother Mary, pray for us. Amen po ba? Kaya sabi natin, pray for us, hindi, Mother Mary, tugunin mo yung panalangin ko. Kasi ang Diyos lang ang makakatugon sa panalangin. Sinasabi natin sa misa na, Lord, hear our prayer. Malinaw po ba, mga kapatid? Malinaw po. So, these are the purposes ano po, of sacred images. They are there to remind us. They are there to represent the holy ones. Yung mga banal, sila yung representation ano po, ng mga taong banal na nauna na rin sa atin. And so, pangalawang question. Yung unang question, bakit tayo may mga sacred images? Pangalawang question, ito po, no? To whom is the Exodus 20 addressed? Ayan. Naku, mas lalalim tayo konti sa pag-uusapan po natin. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Ang laki siguro. Ang laki siguro. Ng memory mo. Ng memory mo. Kasi. Kasi. Hindi ka nagtitake note. So yung mga estudyante mo sa tayo na mataas ang memory, ano? Hindi sila nagtitake note kasi nandun na sa isip talaga yun. Pero kapag ka medyo mahina ka, magtitake note ka talaga. Ano po? So siguro ang dami matatalino anak ni Yahweh sa tayo. Kasi kakaunti yung nakikita ko nagtitake note. Pero lang, with your brothers and sisters. So ito po, no, we will dive deeper sa ating pong pag-inilay kasi ito po ay sabi natin scholastic approach. Pag sinabing scholastic approach, educative, para kang estudyante na nag-aaral. Ano po? Kasi itong ibabahagi ko sa inyo, no, pinag-aaralan din ng mga nagpapari, mga nasa seminaryo. No? Kasi ang magandang tanong, ano, kapag tayo po ay nagninilay ng Ebanghelyo, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, may mga bagay tayong dapat itanong sa ating sarili para maunawaan natin yung konteksto ng binabasa natin. Tatandaan po natin yan. Para hindi tayo magkaroon ng misinterpretation na ayaw ng ating Panginoon. Kasi in interpreting the Bible, there is exegesis and eisegesis. Pag sabing eisegesis, yung konteksto sa Bible, kung ano yung ibig sabihin mo, inilalagay mo doon sa Bible. Meron ka ng meaning sa sarili mo, meron ka ng realization sa sarili mo, inilalagay mo doon sa Bible yung meaning. Pero pag sinabi natin exegesis, kung ano yung mismo meaning ng Bible, kung ano yung mismo meaning ng konteksto ng salita ng Diyos na binasa mo, yun yung kukunin mo.
Kadalasan ginagawa ito ng mga kaparian. Exegesis, kung ano yung binabasa nila, kaya mapapansin po ninyo, bago nila ibigay yung homily nila, binabanggit nila yung first reading, yun po yung historical background ng first reading, kung ano yung nangyari noong unang panahon, and then binabasa nila yung second reading, ano po, minimension nila ulit yung second reading, ipinapaliwanag nila, bago sila pumunta sa Evangelio, which is kanilang ipinapaliwanag. Ito po yung malaking pagkakamali ng mga tao po minsan. Nagkakaroon tayo ng sariling interpretation. Hindi niyo po ba napapansin kapag merong Bible study, tatanungin, o sister, pwede ka bang mag-check kung anong ibig sabihin para sa'yo ng salita ng Diyos na nabasa? So yung tanong pa lang ngayon, mali na agad. Kasi personal interpretation na yun. Pwede natin sabihin na, sister, ano sa tingin mo yung application para sa buhay mo? Kasi there is only one message at yung mensahe na yun, galing lamang sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ito yung interpretation ko kasi self-interpretation ko na yun. Hindi na mensahe ng Panginoon yun. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Amen. Yung sariling interpretation na natin, yung ibig sabihin, hindi na galing kay Lord yun. Yes. Sariling interpretation na natin yun. Ano? And so, ito yung mga questions na magandang itanong natin sa ating sarili kapag tayo magbabasa ng Bible para properly guided tayo. Ano po? So una, who wrote the gospel? Sino ba yung sumulat ng gospel? Sino ba yung sumulat ng salita ng Diyos na aking binabasa? Ano po? So ang tanong nga natin kanina, to whom is the Exodus chapter 20 addressed? Kanino ito pinapatungkol? Kapag gagawa ka ng sulat, ano? To whom it may concern? Ayan. Sino man ang concern dito? Pero nakasulat doon sa office ng principal. Ibig sabihin, para yun sa principal. Kapag gagawa ka ng sulat. So, unang tanong, who wrote the gospel? Pangalawa, to whom it was addressed? Kanino pumapatungkol yung isinulat na yun? Pangatlo, what was the situation at that time that it was written? Ano ba yung kalalagayan ng unang panahon na isulat ito? Kasi malaki po yung kinalaman, ano po, ng kalalagayan ng unang panahon. Ano po, na isulat ito. Katulad na lamang ang sulat ni Apostol San Pablo na sinasabi niya na magpakatatag kayo at maglingkod kayo sa Diyos na may gagalakan. Ano? Kung atin pong paginilayan yun, isulat ni Apostol San Pablo yun habang nasa kulungan siya. Habang nasa kulungan at nahihirapan. So, from that statement, malalaman natin na si San Apostol San Pablo, kahit meron siyang pinagdadaanan katulad natin, nakukuha niyang mag-enjoy sa presensya ng Panginoon. Amen. That is the message of St. Paul's writing.